Hello, folks and friends! How are you today? Welcome to my YouTube channel. Today, we're going to make beef kibas. Nung nakaraan po, gumawa tayo ng apple kibas. This time, we're going to make ikalawa po. This one, using beetroot. Nagawa po tayo ng mayami sa probiotics na beef kibas. Okay, let's start. Kaya yung kaya natin malagyan na stay niya ating kamay, pwede po tayo gumamit ng gloves. And siguraduhin po natin na malinis ang ating mga kamay palagi na hindi siya mag-create ng anumang mga germs or bacteria dahil po masisira po ang ating mga lacto-probiotic na pagkain pagka gumamit ang ating kamay. Kaya po kailangan nila sa ngiti, texting po. O kung mahaba po ang ating mga kuko, gumamit po tayo ng gloves. And then, nabalatan po natin. Pagkatapos natin balatan po, dahil po, mag-i-stain po siya dito, ilalagay po muna po siya dito, then slice po ng chunks. Pag-ilagay dito sa jar na po. Itong jar po is 2.5 liters po na rin niya. So, ito pong beetroot is 1 kilograms. Okay? Balatan na po natin. Kaya po sa pamakula siya. Hindi nga lang po siya organic. So, before, ano natin siya, before natin siya balatan, of course, ilangan, buwasan muna po natin mabuti. Sigurado po natin malinis. Dahil kung hindi siya organic, kung organic po, ito pong mga to, magagamit po natin to, or ang iba kung hindi na po siya binabalatan, tapos ito kung since hindi naman po ako nagtanong ito at binili ko lang sa market, so hindi na po siya ganun ka-fresh. Yung iba po, pag-fresh may ilo pa siyang leaves. Yung leaves niya po pwede siyang lutuin. Pwede yung ulam or for salad. At napaka-sustansya po. Napakayaman po dito sa sustansya. Since po dito sa atin sa Pilipinas, hindi po siya ganun ka-famous. Napakahirap po niyang hanapin sa palengke. So, wala pa akong nakita ng super fresh pa. So, ito po nabili ko. Hindi naman po ibig sabihin dahil hindi na siya fresh na fresh, ay wala na yung kanyang mga nutrients. Of course, nandito pa rin po siya. Yung binili ko po parang ano na siya, medyo umugasan po. Parang nabuhay siya ulit. Ayan, tumulog po siya. Parang po binili. At ayan po. Parang bumalik yung freshness niya. Mulayrad po yung aking ano at sinatunan ko sa ilalim dahil po mag-i-stain sa table yung ayan pala, ayan po o, mag-i-stain din dito. So yung mga sensitive at ayaw nung mga karoon ng stain yung kanilang mga kamay, gamit po kayo ng gloves. Pakayaran po nito sa sustansya. Pwede rin po natin siyang gawing shake or smoothie. Ito po, gagawin ko po is, ano siya, green. Marami pong klaseng probiotics ang pwede natin gawin. May mga tablet po na nabibili. Pero kung mas, kung hindi naman natin mag-afford bumili ng mga ganon, mayroon naman po tayong mga gulay sa bahay, or nagtatanim po tayo ng gulay, mag-isip po tayo ng paraan kung paano tayo gawa ng mga pagkain na mayaman sa probiotics at nakakatulong sa ating mga digestive issues or kung ano mga problema natin sa kalusugan. Napakaganda po kung may sarili tayong kanin. Dahil alam po natin kung organic po ba siya o hindi. Kasi kung may mga pagkukasi na sinasabi nila organic, yun din naman po pala, na mahalaga ng presyo. Kasi dito sa atin, ganun. Ito pa tulad sa ibang bansa na umadaan po yan sa chine-check po ng authorities kung kalamang organic yan o hindi. So, dito po sa atin, napakahirap. Magtiwala na sinasabi organic. Naliban na lang po sa mga legitimate ng mga seller or may mga lugar po na organic po talaga yung mga binibenta nila. Hindi po magandang mabili doon. Since lockdown po dito, hindi po ako makapunta sa mga ganun dito para mamili.
Mag-iisa lang po ako kung anong nandiyan, yung dalagin po. Ito po yung mga gusto kong gawin eh, mag-permit po ng mga gulay. Dahil lalo po ngayon, ang hirap po sa mahal ng gulay natin. Ngayon ko na-realize na kailangan po pala natin matutunan. So kung mali po tayo magkarin ng mga gulay sa ating naman, kailangan din po pag-aralan natin kung paano natin patatagalin yung mga gulay ngayon by canning and fermenting roots and vegetables. Yung po ang gusto ko matutunan, ma-master ko po yung ramon. Para po in case na kung ano mga problem yung mga pangyayari, mga calamities, meron po tayo makakain kahit po ilang araw na mag-lockdown or magkaroon tayong mga problema, financial problem, or whatever. Lagi po tayo may mga stock sa pagkain. Naliban lang po kung walang tayong kuryente at pag marami po tayong stock sa pagkain at walang kuryente, baliwala din po. Sa ibang bansa po kasi hindi nila kailangan i-rep kasi nga po malamig sa kanila. Master, ano po yun po yung kinaigitan ko, yung makikita ko ang dami nilang naka-stock ng mga pagkain. Mga nasa ano po, malalamig na lugar. Grabe po sila mag-imbak ng pagkain. Yung po ang sa social media ang mga hinahangaan ko, hindi po ako na-attract sa ibang mga material na bagay. Gusto ko lang po talaga food security dahil po lumaki po ako sa hirap ng hirap na buhay. Yung mga maliit kami. Wala po naman namin sa probinsya. So, parang ngayon magka-ano po ako, magka-edad na, parang gusto ko, lagi kami sa gala sa pagkain, kahit sa ibang bagay. Ito po kasi priority ng ibang bagay. Gusto ko po lagi may nakaimbak na pagkain sa country, sa pantry ko. Ang gusto ko lagi may maraming pagkain. Ganun po, sa panahon ngayon na pandemya, kailangan po natin yan. Kaya pag nagmura po yung mga bilihin, mga gulay, mag-iimbak po ako, mag-i-permit po ako ng maraming gulay. Okay, slice na po natin yung ating beetroot. Gawin po natin ang chunks. Ano po talaga ang unang stage sa kamay? Actually, first time ko gumawa nito ng ano na to? Beetroot kibasusoy po ito, ginagawang smoothie o anong nakalagay sa salad. Sa mga hindi po sanay sa lasa nito, magkukuha. Para sa kamote. Tahan po siya ng kamote. Medyo lasang lupa. Ganyan po yung lasa niya. Kaya lahat na lang po ng mga pagkain na makakabuti sa pakiramdam ko na sinusubukan ko po talaga. Although paminsan-minsan nagsuchit din po ako kumakain ako ng mga pagkain na bawal, pero hindi po sobra. Kailangan kakain tayo yung tama lang. Kaya tikim lang. Kung hindi naman po natin kaya, ang iba po kasi nag-complain sila. Kasi kung nasagot po ako ng mga acid reflux, kadalasan po natutumpundong yung mga members. Tapos po yung mga ano naman, yung mga bawal, ginagawa nila. So, maniwala po kahit anong klaseng gamot inumin natin, kahit yung pinakamagagaling na doktor, gumamot sa atin, maniwala po pagka matigas ang ulo natin. Kailangan po tayo mismo tutulong sa sarili natin para tayo makarecover. Okay, na-slice ko na po lahat ng beets. So, ang gagawin ko natin is, ilagay ko natin yung, unahin ko po itong sugar.
nilagay ko po is 3 tablespoons so brown sugar. Pwede nyo pong magkita ng honey or pwede nyo pong yung white sugar na natin mo or yung klaseng sugar na lang kayo. Ito po, brown sugar. So, ilagay na po natin, no? And then, ito po, half teaspoon na sea salt. Pwede po kayo gumamit ng Himalayan salt or ibang salt. Ngayon wala po chemicals. So, this one is sea salt. Okay, ilagay na po natin. And then, 2 tablespoon of whey. Ito po yung whey na galing po sa kailangan ko na milk here. Ito po yung sour cheese. So, mag-format sa bowl. Kalagay lang po sa fridge. And then, maglalas na lang po ito ng after 6 months. So, nagamit ko po ito sa pag-buha ng mga ibang lacto-fermented na mga vegetables or drinks. Nagamit ko na yan. So, lagay na po natin yung whey. Then, nakatapos ko parang gumamit ang mukhang. Ito po, kailangan po magtitira tayo, huwag natin aapawin yung water kasi po once na ferment na siya, during the fermentation process po, bali, pwede siyang umapaw kasi po magbabawas ito. So, kailangan po, huwag nating pupunuin, magtira po tayo ng mga nangalang dito lang. Okay? This is 2.5 liters na jar. Isa naman po natutunaw yung sugar. So, hindi ko na po kailangan na haluin. At dagdag ko lang po yung water. So, kung ibang po ng water, nagbigay po kasi kaya hindi ko na nilagay sa table. Mineral water po ito. Ito yung ginagamit namin na aluminum namin na tubig. So, ito po, hindi natin. Huwag masyadong kuro-kuro. Hanggang dito lang. Okay, ito po. So, kapala po natin. Ito po, after 3 days, pwede na tulad ng apple na ginawa ko, apple kibas na ginawa ko. After 3 days, pwede na po natin siyang inumin. And then, tanggalin lang po natin yung kanyang bits. Kunin natin yung pinaka-extract niya, itong pinaka-water niya. And then, ilagay-isali natin sa bote. And then, ilagay natin sa rim. At pwede na natin siyang inumin. Kula din po nung sa apple, huwag po tayong iinom ng sobra kung first timer po tayo. Na ano, na iinom ng mga probiotics na drinks or pagkain. Iba po kasi yung ano eh. Ang yakap naman po kasi pag iinom tayo probiotics din yun. Kaunti lang naman po yun. At yun po i-process sa ano, sa factory. Hindi ko alam kung paano ano yun. Kasi sabi nila, pag nakakatulong po, uminom ako ng yakap for 1 year doon. Nakakatulong naman po kaya ng sobrang tamis. So, parang ganun po yung yakult. Kung tayo, pag first timer tayo iinom, mga ganito, kung tayo iinom na sobrang dati, hindi tayo magka-diarrhea. So, limit po natin. Araw-araw, mag-aad po tayo. Unti-unti, hanggang sa marriage natin yung, or maka-adjust yung ating sikmura, na kahit gaano maraming probiotics sa pagkain or drinks ang kumbayin natin is okay lang. Kasi po ako nung una, nakadayariya ako yung sa milk to clear. So, sumakit ang tiyan ko at grabe yung dayariya ko. Kaya sa katil po nga, hihigla ako at sumama ang pakiramdam ko nung healing crisis family ko kaya. So, kailangan po, dahan-dahan natin ang pag-inom ng mga probiotics and drinks o mga pagkain. Marami pong klaseng pagkain at mga drinks na pwede natin doon sa ating bahay. At hindi na natin kailangan pinipa sa doktor or minimum tablets na synthetic na medicines. Kung magagawa po natin ang paraan by natural remedies, you know, matapit tayo sa ating mga tahanan. Lalo na may nasagod po siya na mga tanong po kayo ng bulay. Ano po gawin natin? Kasi po ang magpunagiging sa mga. So, kung magkakasagot pa po tayo, hindi natin maitigyan kami gagawin natin. Hindi natin na pa kayo pati ng hospital na
pupuntahan. So, kailangan kong tulungan natin ang ating sarili para maging maluso, maging kanyanig ang ating pag-iisip sa tulong ko ng ating mga kinakain. Okay? So, ito po, ilalagay ko lang po siya dyan. Abong ko lang siya dyan for 3 days. And then, after that, isahin ko na siya. Yung matitira yung ano po, yung pinaka, yung beetroot niya, pwede po pa siyang gamitin kung gusto niyong gamitin na lagay niyo sa salad or anong gusto niyong gawin. Pwede po siyang gamitin. Hindi ko tatapos at nagpunang na mga gulay na yun. So, pwede po natin i-release. So, pag ilalagay po natin sa patungan natin sa ganito, para po langs na umapaw siya or pwede na umapaw siya, nasalit po siya dito. Pero po, everyday, kasi sinuwin po natin siya na ganyan. Masinuwin lang natin ng konti para hindi siya madignayin natin para hindi masira ang ating. Kasi kung hindi po makapala ang ating jar, pwede po siyang lutrap. Kaya po, lahat ng requirement natin, kailangan kasi sinuwin natin ng konti. Ganyan lang po. Madidigayin natin sa kaisara natin. Okay? Thank you so much, friends and friends. I hope na natutunan kayo sa ginawa kong mga dalawa po yung apple kibas at apple pocket kibas. Kaya po, kaya nyo sa inyong mga tahanan para po pinakalangrapan na malita na po ang ano. At ito po yung napakasustansya. Maraming salamat po. Stay safe always. God bless everyone. Happy weekend. Thank you for watching, friends and friends. Bye!